Welcome back to my channel, mga ka-farmer. Doc Arvin po, ang inyong poultry vet. So, nandito tayo sa segment ng Doc's Farmer TV, which is question of the day. So, kung saan sasagutin natin ang mga tanong ng ating mga ka-farmer doon sa comment section or comment box. Okay, so simulan na natin. So, again, before that, I'm Doc Arvin, ang inyong poultry veterinarian. Okay, so kung bago kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe and watch this video, okay? So, ang question natin ay galing kay Sir Francisco Laraño II. So, ang tanong niya is, Doc, ano po ba ang magandang pang-spray sa langaw para mamatay? Okay, so, good question ito. So, Sir Laraño. So, itong video na ito, nakita niyo naman dyan ka-farmer. Makikita niyo naman, nakangapa ako dyan. Nagdi-discuss ako dyan. Okay. So, yan ay galing sa ating previous topic, which is, ang topic dyan natin ay on how to prevent lice infestation in your poultry farm. Actually, itong question na ito is 1 month ago na. So, before that, so bago natin yan sagutin ay let's take a brief introduction. Okay? So for all we know that the lice, okay, so pose a health risk for humans and poultry. So, ito ay nagdadala ng sakit hindi lamang sa ating mga alagang manok, kundi rin sa atin bilang tao. So, napakaraming sakit na dala ng langaw, okay? So, sa manok at sa tao. So tulad ng they are carriers of Salmonella, Pasteurella, and E. coli, which has a negative effect on your poultry flocks and farm personnel. Okay, so the speed of fly reproduction can vary depending on the environmental conditions such as warmth, moisture, and food sources. Okay, so ang speed daw ng fly reproduction, so yung pagpaparami nila ay nakadepende sa environmental conditions. So like what I said sa aking previous vlog, mas mainit ay mas pabor sa kanila, mas mabilis mapisa ang itlog, at doon sa masamasang environment, yun ang mas prefer nila. So, manure, okay? So, manure. So, yun nga, sabi ko sa kanya, sa moisture, sa manure, okay? So, and then sa mga sa spill pits, okay? Doon ang kanilang main source of nutrients, okay? So, I have here a short pipes fly life cycle. Okay, so I have here an illustration. So this is the adult fly. Okay, so adult female fly. So take note that this adult female fly can lay around 100 to 150 eggs per batch. So mangingitlog ang adult female fly for around 5 to 6 batches. So imagine 5 beses hanggang 6 na beses siya mangingitlog, okay, ng 100 to 150 eggs. So that is around 500 to 600 eggs per fly. So imagine ganun siya kabilis magparami. So kaya talagang kailangan nating makontrol itong flies na ito, kung hindi ay magkukos ito ng problem sa ating poultry farm. So again, once the female fly layer their eggs, okay? So this is the eggs. So and then these eggs will undergo into a larva. So within 8 to 20 hours, eggs turns to larva. And then itong larva na ito, okay, so this is the larva. So mag-undergo siya ng 3 larval stages. So the first larval stage, second larval stage, and then the third larval stage. So si larva, tinatawag din siya sa maggots. So si maggots, ito ay legless, walang legs. Usually ito ay kulay white, okay, yung mga kikibot-kibot dyan, na makikita nyo yan kadalasan sa manure, sa poultry manure, and then sa mga spilled feeds, lalo especially pag basa ang feeds, okay? So after larva has been developed, okay, so their development will completed for around 3 to 13 days. So itong si larva, mag-undergo na yan into pupa. So this is pupa. Okay, and then so dagdag natin kay larva pala or si maggots, sila yung feed on, no? Kumakain na sila ng mga nutrient substrates present sa manure and sa poultry feeds, okay? So si pupa, ito na si pupa. So si pupa, meron siyang enclosing
So pupal case. So para siyang cocoon. Okay? So and then pupa complete their development for around 2 to 6 days. Okay? So tapos ng kanyang development after 2 to 6 days and then may pupal case siya. So there is a called tilinium and located at the head part of this pupa. Okay, located for this part of this pupa. Okay, so yung tilinium na yun ang gagamitin niya just to break the pupal case, no? Tatanggalin niya yung pupal case para makalabas siya, to move out. And then an adult fly will develop. So imagine yung mga ka-parmer, I have here a picture. So dinownload ko lang ito just to give you an idea. Okay? So kung ano bang itsura nila? So ito is eggs. Okay? And then eggs will undergo into larva or si maggots and then turns into pupa. Okay? So ito yung may pupal case pa yan. And then turns to an adult fly. Okay? So next, I have here a summary of insecticides. So ito na yung tanong ng ating ka-farmer, okay? So ano daw ba yung magandang pang-spray sa langaw? So actually, itong table na ito ay dinivide sa apat, okay? So we have here table A, table B, C, and D. So sa so table A, larvicides for fly control, and then table B, insecticides used for residual treatment. So table C, insecticides used for toxic baits for fly control, okay? And then table D, knockdown insecticide for fly control. So take note ka farmer, take note guys, no, ang paggamit ng insecticides, no, depende yan kung ano ba yung gusto mong puksain or i-target. Okay, so kapag larvicides, so ito ay ginagamit intended to kill larva, okay? And then the adulticides, we have the adulticides, yes, like insecticides na ito, ay yung papat ang gusto mo diyang puksain ay mga lumilipad na flies, okay? So adult fly na. So kapag ginamit mo si larvicides doon sa adult fly, hindi siya epekto kasi iba yung kanyang mode of actions. So hindi siya intended to kill that specific target, okay? So andiyan may mga example tayo diyan mga ka-farmer. So we have a class, no, nakakategorize yan, kayo na ang bahalang mamili. Advice ko lang, no, just follow. Please follow the exact dose, no, kung gaano kadami yung kailangan gamot sa specific na area or lawak ng lugar na iyong i-sprayan. So mahalaga yon. And then take note na pagkagamit nito, complete dapat ang iyong PPE or personal protective equipment. Use your boots, face mask, and gloves. And then sa iba may covering pa talaga, face covering, just to protect them from the harmful effects of this insecticide. So please be careful kapag gagamit kayo nitong insecticide na ito. So ito yung mga examples natin ka farmer. So we have here, makikita nyo dito, meron tayong Cyromacin. Okay, and then may mga example brands tayo dyan. So basahin nyo na lang mga farmer. So hindi sila sponsor mga farmer, I just provide this para may at least may idea kayo. So kung ano-ano yung mga iba't ibang klaseng insecticides na pwede nyong magamit. Okay? So si Cyromacin, like for example sa table A, ito ay hinahaluan ng limestone. Okay? So paggagamit ng Cyromacin, perfect timing ang kailangan dito. So si Cyromacin ay isa siyang uri ng larvicide. So intended to kill larva. Okay? So andyan pa yung mga ibang examples such as dito naman sa toxic bait sa table C, andyan si Xyrox and Agita. So usually si Xyrox ay granular form. So sinasabit yan. So may lagayan yan. And then pag dumapoy langaw dyan at kinain niya, yung granules ay mamamatay siya. Sa Agita, powder din, pwede ibudbod. Okay, so may certain centimeter or meter na layo sa bahay or sa poultry house kapag yan i-apply. And then yung si Agita, pwede rin spray. Okay, babasain yan. So andyan pa yung mga ibang example mga ka-farmer. And take note na sundin ang tamang dose sa base sa box or sa label ng gamot. So salamat mga ka-farmer. And dagdag ko lang mga ka-farmer na kapag gagamit ng any insecticides, no, just to prevent yung tinatawag nating drug resistance, so make sure na gumamit kayo ng product rotation. So anong ibig sabihin nun? So ginagamit ang product rotation or pagpapalit ng product,
Usually, around 6 to 9 weeks. So, after 6 to 9 weeks, iba na naman yung gagamitin mo. So, for example, ito ay base nyo doon sa active ingredient na tinatawag or sa mode of action. Sa unang ginamit mo na insecticide, dapat ay i-check mo yung active ingredients niya or yung kanyang mode of action. After 6 to 9 weeks, iba na naman ang gagamitin mong insecticides just to prevent the drug resistance. Okay, so kasi kapag hindi mo ito ginawa ka farmer, dadating yung time na just add to your expenses, no? So nalulugi ka lang, din na may epekto, mapapansin mo ay sayang lang. So dapat sundin nyo yung product rotation. So nang sa ganun, maging effective pa rin yung ating ginagamit na insecticide at sulit yung gastos nyo sa inyong farm. So nawa ay may natutunan kayo mga farmer. At thank you for watching this video, and please don't forget to subscribe to our channel and mag-comment lang kayo mga farmer, at sa susunod ay yung mga question nyo naman ang ating sasagutin hanggat sa ating abot ng makakaya. So again, thank you mga farmer, and keep safe, happy farming po.